ang tanong. What are the two concepts of lateral in the service? Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Concepts of lateral in the service. Registered criminologist ka na. Gusto mo lateral entry. Ano ba yung lateral entry na yan? Under Section 36, registered criminologists who are not in the government service shall be eligible and given preference for appointment via lateral entry as police, fire, and jail inspectors or its equivalent in the PDEA, NBI, and other law enforcement agencies. Ayan ha. Ang unang konsepto ng lateral entry ng mga registered criminologists ay yung hindi nasa gobyerno. Wala ka sa gobyerno, ang tawag nila civilian. So wala ka sa gobyerno, registered criminologist ka, so pwede kang pumasok sa gobyerno, particularly dun sa tri-bureaus, PNP, BFP, BJMP. So papasok ka doon. Wala ka sa gobyerno, ha? Civilian ka. Pagpasok mo doon, kwalipikado ka daw, eligible at given preference. Kumbaga priority ka para via lateral entry as inspector or its equivalent. Kung police yan, kung PNP, ang rango niyan, police lieutenant. Kung BFP, fire inspector. Kung BJMP, jail inspector. Kasi yan ang magkaka-co-equal. Imaginin mo, civilian ka. Pagpasok mo sa tatlong yan, kung ano man yan ang gusto mo, inspector ka agad ang rango. Oh, isn't it amazing? Isn't it surprising? Sabi nga nila. Kaya lang, panahon ngayon, medyo unti-unti pa lang yan nangyayari. Dati kasi parang dalang pa sa patak ng ulan. Ngayon, nilagay na sa bagong batas na kwalipikado. Kumbaga kasi ngayon ang nangyayari sa panahon ngayon, ha, papasok ka muna as patrolman or patrolwoman. Tapos pag nandun ka na sa serbisyo, dati ha, ito yung nangyari ha. Nag-issue kasi ng memorandum circular ang Napolcom. So, halimbawa, registered criminologist ka. Pasok ka sa police. So, PO1 dati. Pagpasok mo as PO1, hindi ka pa pinapayagan na magpa-lateral entry sa inspector. Kailangan daw, at least ang rango mo, PO3. At least. Kumbaga, kailangan mo munang magkaroon ng karanasan. PO1, PO2, PO3. Normally yan, tatlong taon bawat rango eh. Kadalasan ha, pero merong mga spot promotion. Yun yung mga exception to the rule. Pero normally, mga tatlong taon bago ma-promote. So kung PO3, nakakasyam na taon ka na bilang pulis. Yung siyam o sampung taon mo, yun na yung magiging bentahe mo at magiging kwalifikasyon mo, isa sa mga kwalifikasyon, para ma-promote ka sa police inspector. Dati, nung isang buwan lang, nag-issue ngayon ang PNP mismo. Hinahayaan na nila ang mga patrolman or patrolwoman, bawa pulis ka, ang rango mo, patrolman or patrolwoman, pwede ka na daw mag-apply bilang police lieutenant. So imagine mo ilang rango ang tatalunan. Patrolman or patrolwoman, police corporal, police staff sergeant, police master sergeant, police senior master sergeant, police chief master sergeant, police executive master sergeant, and police lieutenant. So pangwalo, ibig sabihin, pitong rango yung tatalunan mo from patrol woman to police lieutenant. So magandang pangitain yan. Magandang action yan ng ating kapulisan na pinapayagan na ngayon ang mga patrolman or patrolwoman na mag-apply sa pagiging police lieutenant. Maganda na yan. Pero ito ang pinakamaganda kung mapapatupad tong Section 36. Kasi ito, kahit hindi ka patrolman or patrolwoman, kahit nasa civilian world ka, kumbaga mag-a-apply ka kagad, ang rango mo, police lieutenant kagad.
fire inspector or jail inspector. Maganda yan. Ha? Yan naman kasi talaga ang dapat basta registered criminologist ka. Imaginin mo, parang katumbas mo yung mga PNPA graduates. Kasi sila, di ba, napag-aralan natin sa LEA na yung mga graduates ng PNPA, eh pagkatapos nila, di ba, otomatiko ang pinakamababang rango nila sa pagpasok dyan sa tri-bureaus ay lieutenant or inspector. So parang ganun yung prinsipyo niyan. Kaya nga lateral entry, tatalon ka mula sa civilian, papasok sa serbisyo, pero lieutenant or inspector ang rango. Maganda, di ba? Maganda yan para makainganyo. So sana mapatupad yan ng maayos. Kasi nandiyan na yung batas eh. Ang magiging issue na lang dyan, yung implementation. Kung paano nila ipapatupad yan. Kasi dapat yan kilalanin ng lahat ng mga nasa law enforcement agencies at ipatupad. Kasi pag napatupad yan, di ba? Imaginin mo, by next year, pag-apply mo, police lieutenant ka kaagad. Dito ang tuwa ang nanay at tatay mo. Tsaka hindi lang yan. Siyempre, pag mataas ang rango mo, mas mataas ang posisyon, mas mataas ang sabihin natin kapangyarihan mo, di ba? At mas pataas din ang sweldo at mga pakinabang. Okay? So, yan ang kailangan nating isaisip. Kaya nga dapat, ayusin nyo yung pagre-review natin. Dito sa Aim Smart, binibigay natin ang lahat ng kaya nating ibigay. Di ba? Pero yung bahagi nyo, kailangan din maayos. Kasi kung kahit kami, binibigay namin yung 100% namin, pero kung ikaw naman, patamad-tamad ka dyan, di ba? Mas inaatupag mo yung mga walang kabuluhang bagay, hindi rin magiging matagumpay ang ating misyon, di ba? So kailangan, kumbaga, magtulong-tulong tayo. Sabi nga, we review as one. Sige, ituloy natin. Under the second paragraph, basa, provided further that those who are already in the police, fire and jail service as non-commissioned officers and who are already registered and licensed criminologists shall be given preference for lateral entry. Ito naman ha, provided further na yung mga nasa servisyo na, already in the service. Kasi yung kaninang paragraph, yung unang paragraph natin, wala sa service, from civilian to service. Rekta na, police inspector or lieutenant. Ito namang pangalawang paragraph, nasa servisyo ka na. Kaya lang, non-commissioned officers. Ibig sabihin, patrolman hanggang police executive master sergeant lang yung rango. Diba, dalawang klase yan, commissioned officer and non-commissioned officer. Yung mga non-commissioned officer, yung rango niyan makikita mo sa, dito, ano nga ba to? Ito sa arm, upper arm natin. Diba? Diyan makikita. Pag commissioned officer, dito sa may balikat, di ba? Yun yung insignia na tinatawag. Kasi dito, ang tawag dyan, chevron. Yung rango dito, chevron. So, halimbawa, patrolman ka. O kaya, police staff sergeant. So, ito naman ang pakinabang mo. Pag nandun ka na sa serbisyo at non-commissioned officer ka, pero registered and licensed criminologist ka, dapat daw bibigyan ka ng preferensya o ng prioridad para sa lateral entry. Nako ah. So, magandang ano talaga yan, bentahe. So, sana pagka nasa serbisyo na kayo, mag-apply kayo class. Huwag kayong mahihiyang mag-apply. Kasi nga, yung mga hindi nga kwalipikado, nag-a-apply eh. Kayo pa na registered criminologist? Lalo na kung maging top-notcher ka. Diba? Maging top-notcher ka, dapat the more reason, mag-apply ka kagad. Diba? Hayaan mo sila. Sabihin, kabago-bago mo palang, ambisyoso ka. Wala kang pakialam, diba? Huwag mong hayaan mo yung mga sinasabi ng ibang tao. Hindi ka naman mabubuhay doon sa opinion nila eh. Kailangan mag-focus. Ano ba ang ambisyon mo? Lagi mo iisipin yon para hihina yung loob mo o kaya tinatamad ka sa buhay. Iisipin mo lagi, bakit ko ba ito ginagawa? Para kanino ba ako bumabangon? Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.